Hello guys! Welcome to my channel. Kumusta kayong lahat dyan? Nagaano ako, naglilinis ako ngayon ng yung freezer ni Sveneri kasi yung ano niya, yung una niyang apartment noon, talagang malaking ano yon, yung kusina. Malaking malaki. Siguro ito, baka kalahati lang talaga ito. Yung freezer doon ay mataas. Isang freezer, isa yung hindi freezer. Matataas yun kaysa dito. Patas no, yung apartment na yun, ang studio lang kasi yun. Yeah, studio lang kasi yun. Kaya, ano, yung ayaw niya doon dahil wala siyang privacy. Pag, siyempre nga naman, pag pumupunta ako doon, kaya lumipat siya. Ang ano noon, ang bathroom doon mas malaki kaysa dito kasi doon na siya naglalaba. Mayroon doon ano yung washing at saka yung dryer, washing machine at saka dryer. Mayroon doon. Ang nakaano lang dito kasi yung sala malaki. Kasi yun parang isa lang yun, sala, kusina. Yung ano lang doon, yung medyo kwarto lang doon, doon sa toilet na may bathtub yun. Ito, walang bathtub, shower lang. Yun lang ang, yun, ang maganda doon, kusina. Pagkatapos yung bathroom na mas malaki at saka, ano, may bathtub, may washing at saka dryer. Pagkatapos medyo malaki din doon ang ano, ang balkonahe niya. Dito, ang nakaganda lang dito kasi malaki ang sala. Pagkatapos, mayroon siyang sariling kwarto. Kasi pag pumunta ko dito, siyempre gusto niya ng privacy. Itong suot ko na to, hiniram ko kay Sven Eric. Ayan. Hiniram ko yan. Kasi alam niyo naman ako, kahapon, bago ako umuwi, tinanggal ko dito yung mga ano, yung mga pagkain na nasa freezer. Pagkatapos, lininisan ko na rin yung nandito mga ano, tatlo yan. Diba yung pinalagay dyan? Tatlo, hinugasan ko na rin. Ayaw ko maggamit ng yung mga ginagamit na panglinis pag sa frigider kasi alam nyo naman, pagkain, ayaw ko ng ganun. Yung ano lang talaga, ginagamit ko, yung pang ano, panghugas. Panghugas lang talaga ng mga plato, mga baso. Yun lang ang inaano ko, yung ginagamit ko. Kaya, yun. Yan lang ang ano niya dito. Yan. Pagkatapos, bago ako pumunta dito, ano, yung kahapon kasi, gusto niyang magpagawa ng ignag or igtudi. Ang tawag dito, yung may itlog. At saka, yung first time ko nakatikim yan, alam niyo kung kailan. Noong 1989 na pagbisita namin sa auntie ko sa San Francisco, California, kasi sa Pasko, yun ang siniserve niya ng, yung 24 na yun, yun ang siniserve. Ay, hindi nga, ano, yung bago magpasko kasi, nag-ano siya, nangumbida siya ng mga kaibigan nila. Pagkatapos, bali yun ang drinks, yung unang drinks na binibigay niya, yun. Medyo-medyo umiinom pa ako noon, kasi wala pa akong gaanong allergic noon. Kaya, pero yung, yung ano, yung manok na, allergy na ako noon. Manok at saka yung hipon, na allergy na ako noon. Kaya, yun ang umpisa ko talaga na allergy, yung manok at saka hipon. Yun. Yung manok, para kung sinasakal, hindi makahinga. Yung hipon naman, parang nagpapanik ako, yung parang pakiramdam ko, mamamatay ako, ganun.
Pagkatapos hanggang marami ng mga allergy, kung ano-ano. Hindi nakakatuwa. Alam nyo guys, nung papunta ko dito, kahapon, medyo nagme-melt na ang snow kasi hindi na siya, below zero. Medyo umuulan-ulan ng konti kahapon. Ngayon, below zero pa rin siya, pero nag-i-snow doon sa labas. Sabi ko kahapon, ay mabuti na matatanggal na yung snow para hindi madulas. Kahapon nung maglalagay ako sa garbage can ng mga basura, anong nangyari sa akin? Nadulas ako, pero yung hindi ako umano sa lupa, hindi ako napunta sa lupa kasi nakabalance din ako, pero ang bilis ng pagkadulas ko, yung sobrang delikado kasi yan, sa totoo lang, kasi may mga nababalian ng buto. Hindi okay na mabalian ng buto, pero pag ang ulo mo ang tumama, may mga namamatay niyan, kasi siyempre yung nag-crack, pag mag-crack ang ulo natin, talagang patay na tayo. Kahit pa sabihin natin yung puso natin nag-ano, yung may heartbeat pa, para na tayong gulay noon. Kasi yung ano natin, yung ulo natin, hindi yan mauupira, hindi yan maano, kung masira yan. Yun, kaya sobrang mahirap talaga dito. Si Yan, nakita nyo, hindi na siya pumupunta kay Swing Eric. Ayaw ko siyang papuntahin sa labas. Kahit gusto kong mag-grocery, pero okay naman. Mayroon pa namang kaming mga pumunta ng Maxi. Hindi ko siya pinapupunta doon. Kasi nga dahil dyan, dahil sobrang madulas, maraming isno sa labas. Yun ang ayaw ko. Kaya yun, maganda yung isno, pero ano rin, yung meron din negative. Kagaya ng sabi ko nga sa inyo, pag madulas, dito sa Sweden, ang mga tao dito na mga namamatay during winter time at saka summer time. Kasi pag summer, yun nga, dinadala nila yung pamilya nila, mga anak nila sa ibang lugar. Di maraming tao dyan sa kalsada, na nag-drive sa mga highways, ganun, doon. Sa winter time naman, yun, dahil madulas, marami ding disgrasya. Masarap pag malamig, siyempre lalo na pag sanay. Ako mas matagal ako ditong tumira kaysa Pilipinas, magti 38 years. 1984, May 2 ako nakarating ng Sweden, magti 38 years sa next year. Kami naman niyan, naging kami, ngayong December, December 15 yun. Bali, 38 years na kami. Pero kinasal kami ng April 30. Bali, magti 38 years din sa April 30. Yung mas maraming taon ako dito na tumira kaysa Pinas. Na isa lang anak namin, dahil nga una kong nabuntis noon,
1986 nakunan ako. Pagkatapos 89 at saka 90 ako nakunan. Pagkatapos akala namin hindi na kami magkakaanak. Yan sis Benirix. Talagang mabait lang talaga sa akin yung Diyos kasi yung lahat ng hiningi ko sa kanya, talagang binigay niya, hindi man kaagad-agad. Talagang binibigay niya. Talagang binibigay niya lahat ng ano ng hiningi ko. Yung nasa Pinas pa ako noon, noong bata pa ako, kasi dahil noon ang 100 malaking pera na yon. Ngayon sobrang maliit lang yon. Ang hiningi ko lang talaga sa kanya magkaroon ng 100 pesos a day. Yun lang ang pangarap ko. Pero ilang triple pa ang inano niya, binigay sa akin. Pero marami din naman akong kami natulungan. At saka mabuti na lang na si Yan ay mabait. Kasi kung hindi siya mabait, hindi naman ako nagtatrabaho dito. Yun lang 3 years na yun na nagtrabaho ako. Yun lang ang ano ko, ang trabaho ko talaga. Yun lang. Yung nakatulong sa ano, sa pamilya, sa kamag-anak, sa kaibigan, sa ibang tao na hindi ka kilala. Yun. Yun ang naano ko dito. Ako nga sabi ko nga, sabi ko nga, kahit hindi, kahit hanggang 2,000 subscriber lang ako. Basta manalo lang nitong Euro jackpot na yun ngayon. Okay na sa akin yun. Magtutulong na lang ako dito sa ano, sa YouTube. Yun lang. Kaya, ay nako, Diyos ko. Wala na ako ngayong mapakita na pang Christmas kasi naibigay ko naman matagal na. Wala pang June, nag-ano na ako, nagbibigay na ako ng mga Christmas. Parati naman akong advance, nagbibigay na ako ng Christmas gift. Ang hindi pa dumarating yung kay Sagwan, yung kay Simpleng Buhay TV naman. Saka ko na sa taas lilinisan dito lang muna sa baba. Yung kay Simpleng Buhay TV naman, kawawa naman, hanggang ngayon, di pa dumarating. Yun ang pinakamatagal dahil na tiningnan ko, June 30 ko pinadala yun. Kawawa kasi sabi niya tuwing Lunes pinupuntahan niya, namamasahe din yun siya. Namamasahe yun siya doon dahil yung Giwan Eastern Samar, hindi naman talaga siya doon nakatira sa labas siya. Sa labas siya nakatira. Kaya, ewan ko anong nangyari doon. Kasi nung magpadala ako noon, natanggap naman niya kaagad. Kaya, ay nako talaga yung post office. Sana yung mga pinadala ko ngayong December, maano nila, matanggap nila bago magpasko. Sana nga, tanggap nila bago magpasko. Para naman, ano, masaya sila. Para maging masaya. Ayan, medyo malinis na siya. Hindi 100% na perfecto, pero at least malinis na siya. Malinis na siya. Alam niyo, maggagawa ako ng igtudi kay Isbin Eric. O sinabi ko na nga pala sa inyo yan. Kasi last year, di ba bago pa lang ako noon, nag-YouTube. Marami akong mga ginagawa last year para lang may video. Isa na yung igtudi na yun. Pagkatapos, nagustuhan ni Sven Eric, sabi niya sa akin, Mama, gawa ka naman ng igtudi mo. Kahapon nang naghahanap ako ng mga recipe dyan sa internet, yung igtudi na nakita ko talaga na recipe, puro sila whipped cream ang nakalagay doon na ilalagay. Pagkatapos may nakalagay pa doon na ano, yung isang orange na prutas. Pagkatapos yung balat noon, ikukuskusin mo at ilalagay mo sa taas pang dekorasyon. Yung ano doon, yung juice, ilalagay mo. Pagkatapos ngayon, dalawa na kaming naghahanap. Kay kahapon hindi ako makapaggawa ng ano ng igtudi kasi
wala siyang cream dito. All-purpose cream o whipped cream ang tawag. Sabi ko bukas na lang. Pagkas nakalagay pa doon na kailangan kunyak lang. Ngayon pag tingin namin si Binirik doon dahil hinahanap po na yung mga recipe na yon. Nakalagay doon, puro ng gatas. May gatas siya dito. Pagkatapos pwede yung whiskey. May whiskey siya doon sa kwarto niya. Kaya bumili pa talaga ako ng ang dami kong mga binili. Ito. Kasi nakalagay doon na kailangan may beer. Yung ito. Sari-saring beer. Nakita nyo, nakalimutan ko ng English ng halon. Pagkatapos ito, strawberry at saka blueberries. Pagkatapos, ito yung cream. Dalawa yung binili ko. Dalawang bag ang inano ko. Alam nyo kung magkano isa nito? 10 Swedish crowns. Balik ko lang po lang 60 pesos. Kasi yung plastic nila, 6. Kaya ito parati na lang binibili ko kasi medyo matagal ang gamit nito. Bumili ako ng whipped cream. Ito. Bali, 5 deciliter bawat isa nito. Magkano ba ito? $27.90 ang ano nito, ang isa. Bawat isa, $27.90. Bali, kulang 200 ano, sa pesos. Pagkatapos, bumili rin ako ng juice ng orange, ha? It is also so dumb, though, that crown. Yeah. They lots some old crown. They have Crohn's disease. Yeah, you see. Yeah. Kasi ito, orange juice ito. Pagkatapos ito, yung tropical, sabi ko, bibilhan ko siya ng dalawang juice. At bumili na rin ako ng itlog kasi tatlo lang yung itlog na nandito natitira. Ito. Kasi sabi ko na 2, 4, 6, 18. Yung 10 itlog, magkano nakalagay dyan? Saan na ba yun? Ayan. Ano, $26.90. Mabuti kasi mayroon medyo mura-mura, minus $9.90. Ang ano nito, itong itlog na to, ito. Kasi kung ano, halos 200 ito sa pesos kung hindi sila medyo sale. Tapos bumili na rin ako nitong yung orange. Kasi nga nakalagay nga doon sa recipe ng igtudi nila, yung balat na to, hay. Jag köpte spel för lite över 2000 igår. Mm. Är det okej, Mode? Ja, visst. Jag har fortfarande pengar kvar så klarar jag hela månaden, ja. Du vet. Ja. Jag försöker mig dessutom inte slösa ut på allting på en gång. Ja, bra. Ja. Bra. Ska jag hämta whisken så att du vill glömma, eller? Nej, jag har köpt här. Ja, bra. Ja. Pagkatapos. Var köpte du den ifrån? Systembolaget. Ja, visst inte, och säljer det. Ja. Pagkatapos, dahil nga na kunyak ang nakalagay doon na... Nakalagay doon sa recipe na yon, wala siyang kunyak. Sabi ko, bibili ako. Yung iniinom ko noon pa yan na bago pa lang ako dito yung martini. Yun talaga lang ang iniinom ko. Remy Martin nga pala, Remy Martin. Ang mahal noon, sabi ko, hindi yun. Yung pinakamura na kunyak ang binili ko. At saka maliit lang ito, Larsen. Sabi ko doon sa mga nagtitinda, may mga babae doon, naglalagay sila, ang dami doon ng mga tao, mayroon niya ako video niyan. Mabilis ang pag-video ko kasi baka ayaw nila kasi kagaya nga nang sabi ko sa inyo, dito sa Sweden kasi hindi talaga pwede mag-video sa mga tindahan. Mabilis ang pag-video ko. Systembolaget ang tawag dito ng tindahan na mabibilhan mo ng mga whiskey. Sa mga grocery, beer lang yun. Walang whiskey doon, walang yung hard mga drink, wala. Ito yung pinakamura at saka pinakamaliit na kunyak. 209 ang bili ko niyan in Swedish crowns.
200 din siguro, mga kulang-kulang 1 to ano. Kulang-kulang 1 to. Ayan yan siya. System, bulagit. Ayan. Pagkatapos 209. Ayan. 209 sa Swedish crowns. Pagkatapos sabi ko sa kanila, yung isang babae, okay ba yan? Magandang quality ba yan? Sabi ko, pagkatapos silang lahat lumapit na dito sa akin, tatlong babae at saka isang lalaki na nagtitinda doon. Okay yan. Sabi ko kasi ako hindi ako umiinom. Yung anak ko gusto niya gumawa ko ng igtudi. Pagkatapos sabi niya, ay maganda yan, okay yan. Kaya binili ko na lang larsin. Yung larsin parang dinis o kaya ano, oo parang dinis. Pero product of France nakalagay dyan. Ayan, product of France. Kaya, ito yung pinakamaliit doon, ito din yung pinakamura doon, na ano, kasi sabi ko, gagawin ko lang naman, ang daming namimili na doon, kasi siyempre magpapasko, mag-New Year, kaya nagumpisa na yan silang mamili-mili. Dito sa amin, sis Ben Eric lang naman ang ano, ayan, mayones. Yung last niya na nakipagkwentuhan sis Ben Eric sa akin, sabi niya, mama, bumili ako ng mga games worth 2,000 in Swedish crowns mahigit. Sabi niya, okay lang ba? Sabi ko, oo, walang problema. Yun, mahigit 2,000. Bali, siguro, less than mga 15,000 sa pesos, ganun. Puro lang naman games ang ano ng bata na yan. At saka umiinom, yun lang. Hindi naman yan nagpupunta sa disco o nagpupunta sa sinihan, kaya hinahayaan na lang namin kung anong gusto niya. Yun. Yan. Mag-ano ko lang, kukuskusin ko ng kunti. Kasi parang malinis na siya, okay na siya. Dito na lang sa may baba. Kuskusin ko. Bukas. Mas na mo. Lagay na lang yan ng mga itong taas, kakanwal ko na lang muna.
aanuhin, ayusin. Yung luma niyang itlog muna ang gagamitin ko. Kaya, yun. Ay, naku. Yung mga ice cream, parang natunaw na kasi hindi na siya. Tingnan nyo yung ice cream. Gumanyan na. Kasi parang hindi na siya ano, yung masyadong maano ba, malamig. Hindi na siya gaanong malamig. Doon sa labas, hindi minus degrees. Kaya, ganun. Ito, yung karani ito. Eh, yung ice cream, parang naano siya. Parati kong linalagay sa baba yung ano, yung mga mango ito eh. Siguro dalhin ko ito sa bahay sa akin ito eh. Ito gusto yung ice cream. Tingnan nyo na ano na. Dapat, kasi sa kasalanan ko yan. Dahil alam kong hindi minus degrees. Inano ko siya. Inano ko siya. Kahapon. Dito sa baba, dito ko linalagay yung mga kagaya ng fries niya at saka yung ano, yung mga vegetables. Diyan ko yan siya linalagay. Ang gato ya. Lanagay ko nung rin sa plastic kasi minsan na ano dyan, yung natatapon ba siya. Ano ba ito? Basic. Ah, yung ano to. Yung chicken. Gusto ko ilagay dito sa pangalawa yung mga karne. Karni dyan. Yung isda ito ha. Isda. Na yung ito, yung isda ko rin ito. Dadalhin ko ito. Saka mangga. May mga mangga ako dito. Dadalhin ko yung sakin. Kasi nung nakatira ako dito sa kanya, nung summer, yun. Ay, naku. Ito oh, maglulumpia. Gamit ko pa dito ang mga panglumpia. Hindi pa ano. Nalagay ko na lang yan dyan. Yung panglumpia. Pagkatapos ito yung sa pancakes. Tortillas ito. Tortillas. Ano ito? Ito pancakes din ito. Siguro lagay ko ganyan. Ito. Marami pa rin siyang pancakes dito. Ito yung tinapay. Hindi
ko yan ilagay. Ganyan. Ang dami niyang pancakes. Ito yung kinapay. May cake pa siya dito. Dime. Ito, Diyos ko. Mga ice cream, nag-ano na. Ako't nitong may kasalanan. Kasi dapat noong naka-freezer doon sa ano, sa labas, hindi yung last degrees. Nag-ano na siya. Nag-melt. Tinapay. Ito din, cake. Ang kutong spin-eric na to. Bakit hindi niya kinakain? Hindi ko na lang dito. Ang dami kong tinapon nung isang araw na mga ano niya, pagkain niyang hindi niya kinakain. Kasi isang bisis lang kumain, ewan ko sa kanya, marami naman siyang pagkain dito. Bakit isang bisis lang siya kumain? Ano ko, is binirit na yan. Ito yung ham. Dadalhin ko to sa bahay, yung ham ko yan. Ito, oh, paggawa rin ito ng yung, kalimutan ko, parang lumpia din ang itsura niya. Ano po yung mga ice cream talaga, kawawa naman, bahala kainin niya yan na maano, hindi na yung forma, iba na pag kinain niya. May bear pa dito, bakit ako bumili ng, pero iba to na bear. Ito yung mga ano ko, mga tamban ko, kasi hindi naman niya kakain ng tamban. Dahil, since binere kumakain yung fish and chips, di ba yung sa isda na fish and chips, doon yun siya. Pero hindi yung tamban na may mga ano, na may mga tinik, kasi matatakot yan. Hindi nga yan halos kumain ng mga buo-buo, kasi natatakot.